Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for this video ay part 3 na ng ating short reviews about paying apps that I'm still using and earning. So on our number 8 ay si StreetBiz. So dito guys kay StreetBiz ay parang magkausap lang kayo or parang magka-chat. So ganun yung type ng survey niya. So parang ini-interview ka lang via messenger, via chat, ganun. So dito, paulit-ulit lang yung tanong or yung survey or yung topic. So may kita nyo dyan, your hair care moment, makeup products, shaving, personal hygiene, oral care, basta lahat. Lahat ng about sa sarili mo. So dito, kailangan ng picture. Kailangan mong i-take yung picture or product na nire-require nila. For example, shaving. So, ano yung product na ginagamit mo for shaving, ganyan. So, kailangan mo picturean yung product. So, maganda dito guys, pag may tindahan kayo or meron kayong item na nire-require nila. Kasi, yun nga, katulad na sinabi ko, is kailangan nila ng picture ng item. So, kailangan yung actual picture mismo ng item. Hindi pwedeng galing sa gallery mo, hindi pwedeng galing sa Google. Kailangan pipicturean mo siya mismo kasi manghihingi sila doon ng actual na picture. So, ganito guys, isashare ko sa inyo kung paano mag-take ng survey dito kay StreetBiz. So, pili lang kayo nung survey na gusto nyong sagutan. Hair care, makeup, as long as meron kayo nung actual na product na pwede nyong picturean and masend sa kanila. So, for this example, pipiliin ko na lang yung hair care since meron akong shampoo dito sa akin. So, ganito yung itsura niya guys. Conversation type, messenger type. So, para kanyang ini-interview na magkausap kayo sa messenger or magka-text, ganyan. So, dito guys, naka-fast forward yung video but kasi medyo mahaba. Pero, ayun, sagutin nyo lang basically yung mga questions niya. So, kamusta kayo, ganyan, yung araw nyo, anong ginagawa nyo, sinong kasama nyo. Minsan nagtatanong din sila kung saang bansa ka. So, ayun, ganun lang. Tapos, pagpasensya nyo na yung English ko dito. Pero, ayun, as long as 3 words and above yung sagot nyo or dapat medyo mahaba dun. Kasi, pag less than 3 words, hindi mo siya masasend. So, dapat masend mo siya mga 3 o pataas na words. So, since hair care moment nga yung about sa survey, tatanungin nila kung kamusta yung hair mo, ano yung status ng hair mo ngayon, ano yung ginagawa mong routine para manatiling maganda yung hair mo. So, mga ganun. And, nag-invento lang ako ng mga sagot din. Basta masagot ko, masend ko sa kanya. So, ayun. Pagpasensya nyo na English ko, pero naiintindihan naman nila and ina-accept naman nila kahit mali-mali yung grammar mo dyan. So, since shampoo nga yung meron akong item dito, so yun ang pinili ko. Kasi yun din yung isend ko sa kanila. So, kung halimbawa ang conditioner yung meron kayo at the moment and yun yung isend nyo sa kanila, yun din yung piliin nyo. And kapag tinanong kung saan nyo binili, ilagay nyo lang sa in-store, so convenience store, o kaya binili nyo online, as long as ma-provide nyo kung anong name ng store na binilhan nyo. So, ayan, magtatanong na sila ng picturean nyo yung item. And if ever na wala kayong, walang barcode yung item, is okay lang, ilagay nyo na lang 0. So, once na maskan nyo yung barcode, is automatic lalabas kung ano yung exact item na meron kayo. So, after nun guys, ay magtatanong na sila dun sa product na bakit yun yung pinili mo. So, dito dapat magbigay ka lang ng mga positive sides na about dun sa product. So, bakit maganda siya, bakit yun yung ginagamit mo, anong effect nun sa'yo, sa hair mo, sa paggamit mo sa kanya. So, dapat mga positive lang. So, after nung conversation or after mo masubmit yung survey ay lalabas na siya dyan sa history na submitted for review. Dito sa submitted for review, as long as tama yung picture na sinend mo na relate dun sa survey, is automatic makukuha mo yung points or yung amount. And papasok siya sa PayPal mo in less than 1 day lang or 24 hours. Hindi pa naman ako
masyadong nare-reject dito, and more on lahat na kuha ko yung amount as long as tama nga yung picture. So ayun guys, legit and paying si Streetbiz, and ang kailangan mo lang dito is tiyaga and dapat meron kang item nung nire-require nila. So next na tayo guys, ang pang 9 natin is si YouGov. So dito kay YouGov, nakapag-cash out na ako dito before. So 5,000 points is equals to 950 pesos. So medyo malaki yung amount din niya. But dito, ang survey rate ko para dito is nasa 4 out of 10 kasi bihira lang din magkaroon ng survey dito, pero madalas is makukuha mo. Bihira din dito yung ma-reject ka or mag-failed. As long as makuha mo yung survey, masagutan mo nang maayos, makuha mo yung points. So dito guys kay YouGov, strictly one account lang ang gagamitin mo. So hindi pwedeng mag-double accounts ka and pareho yung PayPal email, hindi. Madedetect ka nila. And ganun yung nangyari sa akin before na nakapag-cashout ako nung una, and then sa second account ko is hindi na ako nakapag-cashout kasi naban na. Naban na yung dalawang account ko. So ayun, na lesson learned sa akin, but gumawa ako ng bago. So tatry ko if makaka-cash out pa rin ako dito. So dito kay YouGov ay isa din to sa madaling sagutan kasi maliit yung chance na mag-failed ka dun sa survey kasi nga madali lang sagutan. And dito hindi siya may hirap na survey like yung mga brand ng kotse, mga ganun. Hindi siya usually ganun eh. More on ano din siya, opinion. Like for example, ang tatanong ka nila kung religious person ka ba, may option dun na likely, very likely, extremely likely. So ganun lang yung choices. So more on opinion mo lang sa mga bagay-bagay, like kung nag-agree ka ba or hindi. So ngayon kasi walang survey na available, so hindi ko mapapakita sa inyo kung paano. Pero ganun lang, and medyo short din yung survey dito, or hindi siya ganun kahaba. So madali nyo ding matapos. So, ito yung aking account. So, ito yung bago kong account kay YouGov. And tinatry ko ulit siya kasi nga, yun katulad ng nasabi ko kanina, naban ako dun sa dalawang account na gamit ko. Although, nakapag-cash out ako dito nung una. So, meron akong video ng proof of payment ko dito kay YouGov na legit and paying siya. So, since malaki nga yung bigayan dito kay YouGov, eh, tinatry ko ulit gumawa ng panibagong account. Tatry ko kung makakalusot pa ba kay YouGov. So anyway, ayan yung mga rewards nila. So may mga gift certificates sila, na Krispy Kreme, Pancake House, and before PayPal lang yan eh. So ngayon nagdagdag na sila. So antayin ko ulit na makapag-redeem ako dito and i-share ko yan once na i-approve ako ni YouGov. So ayan guys, legit and paying tong si YouGov. As long as one account lang ang gamitin nyo. So next na tayo guys, on our number 10 is si Multiples. So si Multiples ay isa sa mga survey app na hindi ko pa nagagawa ng review or hindi pa ako nakapag-cash out kasi yun nga, bago pa lang ako dito and itatry ko pa lang siya. So isashare ko sa inyo once na makapag-cash out ako dito, but medyo malayo-layo pa kasi ang minimum dito is 700 via PayPal. So PayPal lang yung option nila para maklaim nyo yung points nyo dito. So in terms of survey, marirate ko siya ng mga 7 out of 10 kasi medyo madami-dami din yung bigayan ng survey dito, or siguro may mga choices kayo, mga 6 surveys sa iba-ibang amount. Pero ako kasi personally, madalas akong mag-fail dito sa survey nila, and minsan naman nagbibigay sila ng piso or dos kapag hindi nyo na-complete yung survey. So meron din silang pampalubag loob points. So dito kay Multiples ay malakihan din yung bigayan. So meron dyan minsan 60 pesos, 80 pesos, minsan nga may 100 plus pa eh. And alam ko pag ganun klaseng survey is medyo mahirap siya, but itry nyo pa rin sagutan yung mga big amount na survey kasi once na makomplete nyo naman yan is mababawi nyo naman at makukuha nyo yung amount. So bukod sa surveys ay meron din silang another way to earn dito kay Multiples. So yun yung magda-download kayo ng game. So isa yan guys sa pinaka-ayokong survey app
yung may kailangan pang laruin, kailangan lalong-lalo na i-download na game kasi ako wala akong time sa maglaro. Although magdadali lang yung games, pero alam mo yun, sa kakarampot na coins, sa cents na ma-earn mo doon, 'di ba? So mag-aaksaya ka ng masyadong maraming time para mag-earn ng ganun kaliit. So hindi ko na siya binibigyan ng pansin. Kaya nag-focus lang talaga ako sa mga survey. So ayun guys, again, ang mode of payment dito is via PayPal. So kailangan mo mag-earn ng 700 points. And for the meantime, ay hindi ko pa mapapakita sa inyo kung paying ba to and legit ba si Multipulse. Kasi personally ako, hindi ko pa natatry mag-cash out since starting pa lang ako. But hopefully, once na ma-achieve natin or marating natin yung minimum payout nila is masashare ko din sa inyo yung proof of payment. And masasabi ko kung legit nga to si Multipulse. So ayan lang muna guys for this video and nasa part 3 na tayo. And may susunod pa to guys, so magkakaroon pa siya ng part 4. So gusto ko lang sabihin guys na itong mga survey apps na to is hindi siya passive income. So hindi nyo siya pwedeng i-full time na take ng surveys kasi hindi naman ganun kalaki yung in-earn dito. So mag-earn ka ng malaki kung masipag-sipag ka and kung lahat ng survey is nakukuha mo or nakakapasa ka. So katulad nga ng sinabi ko, may times na nandi-disqualified ako sa survey, sa pre-qualification questions. So tiyagaan lang talaga sa mga ganitong paying apps. Although paying siya, so makakatulong siya for extra income, ganyan. But for full time is hindi ko siya mare-recommend. So kung gusto niyo lang ng extra income, so kahit paano and konting sipag na ganado kayong mag-take lagi ng survey, so mare-recommend ko siya sa inyo. Yung mga na-share kong survey paying apps sa part 1 hanggang part 3 ay until now talagang paying sila and consistent sila nung start na nagsisimula pa lang ako. And katulad ng nasabi ko sa unang video is nag-start ako nung medyo pandemic. So medyo kasabayan din siya ng aking YouTube channel kasi nung time na yon is naghahanap ako ng extra income since pandemic nga walang work. And nung time na yon is hindi pa ako sumasahod kay YouTube. So naghanap ako ng ibang way to earn sa bahay. And sa kaka-search ko, ayan yung mga nakita ko and napatunayan ko naman na paying lahat ng mga apps na ginagamit ko. And until now, ayan, sinishare ko sa inyo and it's still working and paying. So, ayan lang guys for today's video. So, meron ako na share na tatlong apps. And ayun, so antayin nyo ulit yung part 4 kasi meron pa akong masashare na ibang paying apps. So, see you in my next video and thank you for watching.